na yung mga palala, tapos good evening. Magluluto tayo ngayon ng escabeche na daing. Siguro hindi nyo pa yung naririnig. Pero recipe po ito sa amin, sa probinsya namin, sa Mindanao. So meron po tayong tatlong perasong daing dito. Huhugasan natin siya kasi para matanggal yung mga kung ano-ano dyan. Yung parang, parang siyang buo na mga asin-asin yan. Oh. And huhugasan natin yan. At saka, sobrang daming. Siguro lalagyan natin siya ng mga apat na kamatis. Apat na kamatis. Sugar. Tapos sugar, tapos may bell pepper tayo dito, bell pepper, and then yung ating sibuyas. So ipiprepare ko po muna mga palalabs, tapos lulutuin na po natin. Yan po ang ating lulutuin today. Tapos, mamaya po ay magluluto din po ako ng tortang sardina since nauso po siya. So, we try. Ayan po yung ating lutuin today. Ay, ayun dinner. Ayan. Okay. So, prepare po muna mga palalabs. So, ayan mga palalabs. Narito na po natin yung ating lutuin na sweet and sour daing. So, hinugasan na natin si daing na nakat ko na po yung apat na kamatis. Tapos, yung ating bell pepper at yung ating onions. And this one is pinagsama po siyang water. Yan po. Water, tapos sugar na apat na kutsara. Pang timpla yung magic, and then dalawang kutsara na suka. So yun po yung ating pangsabaw sa ating sweet and sour na itong daing. So start na po tayo. Yes, ano naman po ito pinag-tiklo? Itikip tayo ngayon. So yun. Ipiprito natin yung ating daing. Iprito muna natin siya bago natin siya pinplahan. Kailangan dissolve na dissolve yung ating sugar dito sa water para kahit papano ano na siya, hindi na siya matatagalan ng maglapot. Medyo lalapot po siya kasi itong kamatis natin ay kailangan lutong-luto siya bago natin siya buo. So we start the begin. Medyo umulan, wow, thank you, at medyo lalamig na siya. Kahit papano, lalamig na yung ating bato. Hindi na yung Pasko lang malamig na. Okay na rin yun. Pero may nakita ako mga palalab sa ano, sa FB. Parang malakas sa kanila ang bagyo. Hindi ko alam kung repost siya or latest siya na picture. Hindi ko masabi. So, ilulunod na natin yung ating bae. So, since medyo malaki yung ating kawali, pasya po yung dalawa. Sabayin na lang natin yung dalawa. So, i-low fire natin. Low fire natin para siya po ay maluto. Balikan natin. Ngayon mga palalak. Kaya akong mani. Kinuha na natin yung dalawa. Luto na siya. Luto na siya. Kunin naman natin yung isa. Hmm.
medyo malapad to. Ang bili ko dito sa apat na to, parang 46 pesos. Ay, tatlo pa lang. Parang 46 pesos lang. So, matipid tayo ngayon. Ngayon, dahil wala na yung ating tuyo, doon din natin siya lulutuin. Itong ating pangkin. Ay, yung ating pangkin. So, kailangan po talaga itong luto ko yung ating kamati. So, hayaan natin siya. Yung makaluto ko na sa magkita na pinagpipuhan natin. Dahil natin siya na. Yung kitilas ko, anong ginawa mo? Hindi mo lang nilinis. Maluto. Ito na. Ito na. Lipit yun na? Ito pa? Lipit ko po. Kitilas ko? Pero, iyong buwan naman sa iyo yun eh. So, ang lasa nito ay matamis syempre kasi marami siyang sugar. Medyo maasim kasi meron siyang suka. Tapos paminta. Yan po yung ating simple. So, hintayin natin siya na durog. Dapat durog na durog po yung ating kamatis. Itong luto po dapat. So, hintayin po natin siyang maluto. Lutong-luto. Yan, yung ating tomato. Apat na perasong tomato. So, nagkakahalaga lang po siya ng 8 pesos. So, dalawang piso na ano. Sa all in all, siguro mga palalabas na sa ano lang. Mas 16 ang mas good for ilang ano na yung kakain kasi maalat naman talaga ang karakteristik ng ating daing. Siit mga palalabs, durok na po yung ating kamatis. Kita nyo po. Yan. Durok na siya. Pwede na natin iligay yung ating ginawa na pang sabaw. Pang sabaw. Ito na po siya. Yan. Para malamang kakabay bukas. Para sumabay kay Papa bukas sa barangay. So, hayaan muna natin siyang kumulo mga palalabs bago natin ilagay yung ating. So, maasim na matamis kasi sweet and sour na siya. So, para umalat po, ay yung alat po nito mabawasan, ilagay na natin siya. Ayan. Kailangan lubog na lubog po siya sa kamatis natin. Tsaka doon sa ating sabaw. Pinaka-sauce niya. Pinaka-sauce Mario siya. So yun, palalabing manutan na siya nung mga kamatis para yung lasa ng kamatis ay sisipsipin niyo dahil at para siya ay mabawasan yung alat. Ito yung purpose doon. Isa sa mga paborito namin magkapatid na recipe ng aming father before. Aming papa na, nagsugi na, aming papa. Ilang taon na nakalipas, pero nanatili siyang buhay sa mga alaala niya sa ginagawa niya sa kanilang mga kapatid niya.
Yan talaga ang mga unang tatay. Pero hindi ko po siya tatay. Siya po ay stepfather ko. So ayan mga palalaps, we try kung yung sabaw niya nag-inyo nag-alap na po. You see? So yon, yun na yung pinaka-ano niya. Kamis. Na medyo umaasin. Ayan mga palalaps. Ayan. Hindi talaga masyadong kita kasi madilim talaga dito. Kaya gusto ko po sa kabilang bahay may ilaw yung mismo lutuan kasi para makikita yung aking mga nalulot. So, that's real. So, ayan, malapot na po talaga siya. Medyo lumambot na yung ating daing. Ilagay na natin yung ating onions and yung ating So i-low fire natin siya tapos tutakpan natin siya ng konti. Yan. Ngayon naman mga palalabs ay ihanda natin yung ulam ng mga chikiting. Bali, ito po ay bigay ni Yormi. Bigay ni Mayor. Kasama doon sa relief. May nagbigay po sa amin. So, meron tayong harina. Meron tayong, ang tawag dito, sibuyas, dahon, spring onions. Tapos, lalagyan natin ng sibuyas at bawang. So, pag aayusin lang natin siya mamaya kasi para sa second recipe natin habang hinahanda ko. So, ito na siya mga palalabs. Pakita ko sa inyo yung ating niluluto. Tayin muna natin ang kawan. And this is it. Kasi pag dito mga palalabs, hindi nyo makita. So ilalagay ko siya dito sa lagayan para makita ninyo kung ano ang magiging ikura. So lumambot na po siya. Medyo ano na siya. Kala ko namatay yung video. Oh, yeah, my God, it's not yummy. So, ganun lang siya mga palalabs. It's easy to cook. And then, mura. At masarap. So, ayan na siya. Oh, sure. Ayan na siya mga palalabs. Yan. So, muntik na siyang matapon. Yan. So, napakamura niya pero ang sarap niya tingnan. At saka masarap talaga siya. Doon sa kumakain ito, sa madaling salita talaga natapon talaga siya. So, thank you so much for watching mga palalabs and God bless everyone. Mamaya po magluluto ako ng tortang sardinas.